Ayan, sabi niya, good evening po. For someone who has zero knowledge in both stocks and forex, alin po ang mas madaling pag-aralan? Stock trading or forex trading? Thanks po. Actually, pareho din mo siya paano babasahin, no? Kung di po ako nagkakamali. Pero ako kasi kung paano ako nag-start, ewan ko lang sa, siyempre yung ating mga sirs, tanongin natin sa part na yun, sila yung mas expert dyan. Pero ako kasi, based on my personal experience, nag-start muna ako sa stock trading, yung mga local ano muna natin. Tapos para mas safe, kasi ako kahit anong profile, risk profile, moderately adventurous lang talaga ako. So kaya ako nag-start ng... nag-start ako ng mga, anong tawag doon? Dummy account ba yung tawag doon? Yes, demo account. Or... Demo account. Oo. Yes. So yun, hindi ako kaagad naglagay ng money, na hindi ko talaga siya naiintindihan. Mm-hmm. So nag-start ako sa stocks. At saka yung mga free training muna, ang dami kasi niyan eh, lalo na noon. Di ba maraming, yung alam ko, meron pa dati, ewan ko lang kung meron pa po sila ngayon, yung call financials and other and fund managers mayroon. Ewan ko lang kung meron pa sila ngayon, even Instagrams, tsaka sa YouTube, grabe ang dami, yes. Pati paano magbasa ng market and all ganyan, ng mga graphs and all. So doon lang ako nag-start. Pero eventually, tiningnan ko rin yung forex. Ang na-challenge lang ako sa forex dahil ng risk profile ko, which is tinuturo din natin sa mga ka-Arki natin. Intindihin din natin kasi like for example for forex kasi mas mabilis yung ano rin kasi ng market doon. 10 times kunwari, faster ang market. Volatile. Di ba po? So, kaya yun. So, pero meron akong mga, ano rin po, coaches and ano natin, na dumaan din sa financial consultation natin din in the past, na talagang, nagpo-forex din talaga sila. Kasi, highly adventurous talaga sila, no? But, ang na-experience ko rin, personally, so after stock trading, tapos nung mas naintindihan ko na how the market works, pati yung forex, medyo kahit pa paano tumaas na rin yung risk profile ko kasi mas malalim na yung understanding mo about the market. Yes, so, yun. Yes. So, ako, personal preference, pag zero knowledge, so aside sa magbasa ka muna, mag-aral, di ba, magpa-coach, yan, mga ganyan, ako talaga nag-start ako ng stock trading. Ayan, sige po. Kayo po. Ako, ano, hindi ako nagte-trade. So wala kang ano, trade. Oh, wala kang moral authority to. Wala akong moral authority. Well, kaya ako hindi nagte-trade kasi wala na akong oras. So I'm also invested in the stock market although indirectly. So I do funds, you know. So nag-aaral lang ako, naglalagay lang ako ng every month na peso cost averaging sa mga mutual fund. So, ayun. So, kumbaga, bahala na yung fund manager kung anong bibilin, kailan ibebenta, anong sector, anong, you know, anong stock allocation niya. So, kumbaga, naka-outsource yung stock trading ko with the fund manager. Pero, ayun nga, sabi nga ni Jendy, parang ano ba yun? Parang sa stock market daw, you can do sure money in minutes, but in forex, you can do sure money in seconds. Parang gano'n, no? And... siguro as an anecdotal na kwento, meron akong kaibigan, no, she's with the forex brokerage company before. Ayun, so there's these two instances, no, just to highlight kung gaano ka volatile ang forex. So merong isang palugi sa forex, pumasok sa opisina nila, may dalang granada. Oh no, ha, talaga. Kasi nalugi. Tapos meron daw silang basta meron daw din kasama din na basta nalugi sa position. O yun, tumulo ng building kasi nalugi ng half million dollars. Hala. Tumulo ng building. So, just to give you a feel, no, of how really volatile forex is. Forex. I'll defer to those traders. Pero ako, wala na akong oras sa ganyan. Definitely, pagdating sa risk, relatively, mas less ang risk ng stock trading. And I also recommend it for people with zero knowledge kasi ang stock trading, unang-una, mas marami siyang resources kesa sa forex trading because more people do stock trading. Pangalawa, as compared to forex, mas mabagal ang stocks. Ibig sabihin, pag stock trading, usually yung positions niyan, several days to up to a few weeks. Pero ang forex trading within minutes or hours, ganun ka-ikli yung positions nila o yung trades nila. So, saka ano, di ba, Fitz?
Dagdag ko lang, pag sa stock market, you can go long position, meaning pwede mong buy and hold. Mali yun, diba? Pwede mong upuan. Oo, pero mali yun. Sa stock trading. Sa stock, I mean, like, kunwari, no, bibili ka ng blue chip. Of course, yung stock investing is different. You can go long. Sa stock trading, no? Pero kasi meron akong mga kilala na sa stock trading. For example, bibili itong company na to, iti-trade ko to. Tapos, instead na umakyat, bumaba yung price. Asa sabihin nila, ay, gagawin long term na lang to. Mali yun. Kasi yung binili mo company... Ginawa excuse. Oo. May mga kilala kasi akong ganyan eh. Kunwari, binili excuse. Yung ano ba, yung CHP, no? Yung company na yon. Kasi very volatile, maganda siyang i-trade, binili. Kaso, mali yung pasok niya, biglang bumagsak yung price ng CHP. Sabi niya, hindi, long term na lang to. Nako, hindi ganun. Mali yung strategy na yon. Kung ang goal mo ay long term investing, meron talagang specific stocks na dapat yun yung binibili mo kasi pang long term. So yun. So yun lang yung ano ang masasabi ko. Of course pagdating sa Forex, walang long term sa Forex. Talagang short term and medium term trading lang yan. Kasi hindi pwede yung iiwanan mo yung pera mo ng bukas lang yung position mo sa Forex kasi pwedeng maubos lahat yan. Unlike sa stocks, kapag bumagsak yung price, you still have the shares at the very least, no? Yun yung worst case scenario mo. You're a part owner of a company. Pero sa Forex, kapag pumunta sa ibang direction yung price, pwedeng sunog yung account mo. So, zero balance. Mm-hmm. As in, walang natira sa'yo. So, just in terms of risk, no, less risky ang stocks. So, I recommend that for beginners. But also, another consideration is yung time. Meron akong kilala na both zero knowledge din sa stocks or sa Forex, pero mas pinili niya yung Forex dahil 24 hours ang Forex market. So, hindi niya kailangan i-sacrifice yung oras niya sa opisina para mag-trade. So, pag-uwi niya sa bahay, pahinga, dinner, and then magte-trade na siya ng Forex. Unlike yung iba daw niya kasing ka-opisina, nagtitrade ng stocks. Habang nasa opisina, nagtitrade, nahuli ng boss na pagalitan. So, syempre, they're stealing away time na they should be doing work in the office. Mm-hmm. So, dun siya nag-decide na Forex trading na lang. So, ang maganda naman kasi sa stock trading tsaka sa Forex trading, exactly the same ang technical analysis. So, yes, tama. So, kung matuto ka ng technical analysis sa stock trading at tapos naisip mo na para mas gusto mo mag-forex trading, wala kang nasayang na knowledge. Exactly the same. And ang pag-aaralan mo na lang ay yung fundamental analysis. Yun lang naman yung difference nila, no? Kung ako yung tatanungin mo, ano yung mas madali sa dalawa? Para sa akin, mas madali ang forex trading, to be honest. Higher yung risk, pero easier to learn because you're dealing with currencies. So, all you have to do is to know the status of the country. Unlike pag stock trading, you have to know kung ano yung status ng company. Ano yung status ng economy where the company is operating. So, mas maraming considerations. So, at the end of the day, I would say na subukan mo, pili ka muna ng isa, subukan mo kung okay sa'yo. And then kung sa tingin mo ay hindi para sa'yo, then try the other one. And then kung pareho, stock trading, forex trading, feeling mo hindi naman para sa'yo, okay lang din yon. There are other investments or you can be like Renzi na nag-i-invest sa mga funds. Tapos hanap ng ibang interest, no? Nag-gym na lang, di ba? Nag-i-invest sa health. And then you let the fund managers decide for you, di ba? So ako, or katulad ko, I actually invest more in funds, although occasionally I do forex trading. Hindi na ako nagsa-stock trading eh. But I focus more on my businesses. Yun naman yung focus ko. So ang maganda, ang importante siguro, passionate tayo dun sa ipupursue natin. Yes. Kasi kung hindi tayo interesado sa isang bagay, hindi tayo mag-excel doon. Yun lang yung paniniwala ko, no? Kung ginagawa lang natin yun for the sake of magawa,
hindi tayo magiging magaling sa isang bagay kung wala tayong interest doon in the first place. Yun. Tama. Oo nga. Dahil dyan, ano, no? Sabi nga, it is a focus, di ba? Kung, halimbawa, yun nga, kung busy ka sa maraming bagay at business, edi parang outsource mo na lang siya. Yun. Alright. Lalo so, ngayon, ang daming magaganda na rin pong mga, ano, no, funds. Na diversified na rin. Global funds. Before, bibili ka pa ng dollar para mag-invest offshore, tapos mag-fund ka pa ng account. But right now, kasi, marami mga global, global regional funds na hindi mo na peso denominated na, 'di ba? Yep. So, yan. So, yun na nga, no, nasa exciting part tayo. Saka dati yung mga funds, ano lang, no, parang very strict na ano lang, bond fund, balance fund, plain vanilla equity. Pero ngayon, 'di ba may mga dynamic allocation fund, may mga feeder fund. Fund of funds. Madaling mag-diversify, tapos madaling makahanap, I would say, ng fund na talagang magko-complement sa financial goals natin. That's right. Tama naman.